Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong humihingi ng tulong sa ating Panginoon upang gabayan tayo, bigyan tayo ng lakas loob sa pamamagitan ng tagumpay ng pagkabuhay. Ang pagkabuhay ay pag-asa sa gitna ng kalungkutan at kadiliman. Ang pagkabuhay ay nagbibigay ng lakas sa atin ng liwanag at pag-asa. Patuloy tayong kumakapit, naniniwala, pinapalalim ang ating pananampalataya kay Kristong muling nabuhay para sa ating lahat. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dagal naming bigay mo noong kami likhain ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mabinigyan mo ng bagong buhay nung sila ibinyagan ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at siniyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob halos ng 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis.
Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanya. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay yukot aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tatayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang maalagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hiniram. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan, ako'y pinagtataksilan ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari
upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nasa kapanahunan po tayo ng pagkabuhay. At ang pagkabuhay, pag-asa natin kung papano si Jesus nagtagumpay laban sa kasalanan, nagtagumpay laban sa kamatayan, nagtagumpay bilang tanglaw laban sa kadiliman. Ito ang pinanghahawakan natin sapagkat ang nangyari kay Jesus inaalok sa atin. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang panalo, ang kanyang pagwawagi ay inihahandog sa atin. Makisalo kayo, makibahagi kayo sa aking pagkatagumpay. Sinusubaybayan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na kaugnayan, relasyon sa Kanya. At ang kaugnayan natin, may binanggit si Jesus sapagkat ito'y sa konteksto ng huling hapunan. Kauhugas lamang ng paa ni Jesus, di ba, yung institusyon ng Eucharistia. At sa Ebanghelyo ni Juan ay yung paghuhugas ng paa. Meron siya sinabi, kasama ko dito ang magkakanulo sa akin. Ang tatraidor sa akin. Ang ipagbibili ako sa halagang 30 pilak. Pepresyuhan ako. Ipagpapalit ako sa salapi. Masakit yon. Masakit yon. Mahapdi yon. Bagamat dinadala ni Jesus ito, alam niya, ay hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostoles at mapagkumbaba. Sumunod kayo sa akin sapagkat kung papano kayo susunod sa akin at ako sumusunod sa Ama, walang disipulo na makakahigit sa maestro, walang alagad, walang estudyante na makahihigit sa guro, sapagkat ang guro natin, siya, ibinibigay sa atin ang karunungan. At maisakatuparan, maisabuhay natin ang mga aral na galing sa guro. Tayo mapagkumbaba. Huwag na natin, oh, teacher, mas magaling ako sa iyo. Mayabang pa. Ang mababang loob, sapagkat si Jesus tinuturo, malalaman ninyo, meron pang mas malalim na katotohanan. Hindi pa yung kabuuan, ang sabi niya, malalaman ninyo'y ako'y si ako nga. Ano yun? Yun ang pangalan, Yahweh. Sapagkat ang anak at ang ama ay iisa. Ang ama sumasa anak at ang anak sumasa ama. At yung pagsasamahan, pagkakabuklod, yun tayo iniimbitahan upang makibahagi, makisalo, maging parte, pumasok sa pinakabuhay ng pagmamahal ng Diyos. Napakaganda po ito. Kaya sa likod ng katraiduran, ng kasamaan, ng kadiliman,
itong wagas na at dalisay na pagmamahal sapagkat ang paghuhugas ng paa ay tandang wala nang hihigit na pagmamahal. Ito'y pinapadama ko, pinapakita ko, kaya ginagawa ko ito sa inyo. Ang ating unang pagbasa, dahil malalim na ang ating kaugnayan sa Kanya, hari nawa. Gawa ng mga apostol, sina San Pablo, proseso po ito. Hindi po ito madalian, automatiko. Kinikwento niya ang kasaysayan ng kaligtasan. Yung mga patriarka, yung mga hari, yung mga propeta. Hanggang sa pinakahuling propeta, si San Juan Bautista, pagpapakumbaba. Yung pagbibinyag, nabinyagan, dumating na nga yung kasukdulan, yung kaganapan ng kasulatan. Simula ng publikong pagbiministeryo ni Jesus, nung nabinyagan ni San Juan Bautista ang ating Panginoon sa Ilog Jordan, ako'y tatago na, ako'y mawawala na sa eksena, at siya ay higit na makikilala. Siya na ang bigyan niyo ng atensyon at ng pansin. Yan ang preparasyon, yan ang proseso. Yan ang mahabang paglalakbay patungo sa kaganapan. Kaya sa harap nito, pagpapakumbaba. Katulad sa Ebanghelyo, iugnay natin, magpakumbaba tayo sapagkat ang guro, ang aral, ang leksyon galing sa Kanya, tayo po'y nakayukong tumatanggap at nagtuturo ng mga aral galing sa taas. Palakasin po natin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na mga kabataan. Pagkatapos ng halalan, ipadama natin na ang pagkabuhay ay pag-asa sapagkat ang buhay natin magpapatuloy. Marami pa rin tayo mga pinagdaraanan. Marami tayo mga pagsubok. May mga hadlang. Ngunit tayo po'y makakalampas dito. Magtatagumpay tayo kasama si Jesus. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, may mga santo sa araw na ito, si San Pancrasio, San Nereo, San Aquileo, nawa po ay ipadama natin sa lahat, lalo na kabataan, na ang pagkabuhay ni Jesus ay pag-asa sa kapanahunan natin. Amen. Tatayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakatipon tayo ngayon, bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama. Taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Tugon po natin, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatiling buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway magakyat at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo.
ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap na kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan, patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Sayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong ala at imapay maging tungkot katawan mo, Panginoon, Panginoon, alay sa kakaisa sa iyo. Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakyatin mo ang iyong, sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagdindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinapoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin.
Patayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Pancracio, San Nereo at Aquileo, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiduhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
kahit ito'y mas ibig ko, hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ni Ongkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala na. Ang mga pangalan sa binyag na ikaw, iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno.